hindi pa rin matapos-tapos ang issue na nangyayari sa MPLPH hanggang ngayon sa pagitan ni Wise at Tribo, dahil patuloy pa rin nga ang paglabas ng mga opinyon. Ito nga ay matapos ulit siyang interviewin ng mga MPL media, at yung iba naman ay sinisisi si Mara at kung bakit di umuno kasi ganito ang paraan niya ng pagtatanong. Pero may kasalanan nga ba si Mara sa bagay na ito? Kasunod, hindi magpapatalo ang MPLID dahil ngayon ay may mas malalang pangyayari sa kanilang MPL, dahil may isang babae ang nahulikam sa venue ng MPL na may kasamang iba, Aragoy. Pero teka, ohoy, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya wag mong kakalimutang mag-subscribe para maabot natin ng 800,000 subs bago matapos ang taong ito. Salamat! Unang-una, dumako muna tayo kabatang sa mga taong sinisisi si Mara sa nangyayaring isyo ngayon sa pagitan ni Wise at Tribo, dahil para sa kanila, si Mara di umano ang nagsimula ng pangyayaring ito. Pero kabatang si Mara kasi ay host ng MPL, at ang isa sa trabaho talaga niya ay medyo humanap ng init na posibleng magbigay ng excitement sa bawat laban sa MPL. Kumbaga, aware ang mundo sa mga ganitong tanong ni Mara, dahil kahit noong nasa courtside pa lang siya ng larong basketball ay may mga ganito naman ng papyaw o parinigan. Kaya naman para sa akin, ginagawa lamang ni Mara ang trabaho niya. At kung ating iintindihin rin naman ng mabuti, yung sagot ni Ribo ay normal namang talaga ang paraan niya ng pagsagot, at hindi rin naman ito basta na lang nagsalita ng walang basihan. Totoo naman kasi na malaki ang pinagbago ng blacklist dahil sa dami ng nangyari sa kanilang ngayong season. Ikaw ba naman, samahan ka ng dalawang rookies sa MPL samantalang hindi na nga naging maganda ang resulta ng grand finals nyo sa M4, nagkaroon pa kayo ng malaking adjustment pagdating ng S11. Hindi rin naman kay Ribo nang galing yung salitang humina, kundi sa tanong ito ni Mara na ang naging sagot niya noong una ay TNC. Pero kung umpapakinggan mo rin kasi yung basis na Ribo na mula sa parating top 1, ngayon ay nasa top 3 or top 4 nila ngayon, syempre may valid na reason rin ng blacklist. Pero kung ikaw ay agent at suportado mo talaga ang blacklist, dapat ang isipin mo na lamang ngayon na ba'y kahit palapasukan ng dalawang rookie ang blacklist at magpalit sila ng coach, ba'y kaya pa rin pala nilang mag top 3 ngayong season. Tandaan, noong MPL S9 nga ay naglaglag pa sila sa regular season, pero hindi naman umabot sa ganitong punto na para bang sobrang hina na ngayon ng Blacklist International. Dito mo mapapansin na parang ang dami talagang mga tao na hindi pa rin tanggap ang pagiging dominante ng V-Wise. Biruin mo, nakaka-top 3 pa sila at nakakapag-dominate pa rin naman kahit papaano, pero para sa iba, sobrang baba ng kanilang performance. Pero pagdating naman kay Ribo, syempre kahit pagbalik-balik na rin natin ng sitwasyon, hindi na maiaalis na si Ribo ang GOAT ng MLBB dito sa Pinas. Kumbaga siya, yung kompleto na sarikado pagdating sa larong ito, at wala ka nang hahanapin pang kahit na ano sa kanya. Si Ribo rin kasi yung taong nahawakan ni lahat ng role mula sa core, mage, tank, goblin at exploit, ang nagawa na niyang magtagumpay at magdominate sa lahat ng role na ito. Kaya nga ayon sa kanya, wala na siyang dapat pang patunayan sa MPL scene, at totoo naman talaga ito. Pero para sa kanya, gagawin niya di umunong inspirasyon ang sinabi ni Wise, at papatunayan niya di umunong kaya niya pang bumalik sa MPL scene, pero di niya mapapangako na magkakampyon siya ulit. Pero at least, nasa MPL pa din ako, diba? At sa huli, sinabi ni Ribo na idol niya yung team na Blacklist kasi dominating talaga sila sa Pinas dati, at sa international, tinitingala sila. Pero yung opinion ko noon sa interview, hinayip ko lang kasi Blacklist at Omega magkalaban noon nung in-interview ako, pero madami naman ang talagang huminang team at lumakas. At kung paulit-ulit mong iintindihin, totoo namang talaga lahat ng mga sinabi ng magkabilang panig. At ito pa nga yung isa sa magandang nangyayari sana sa MPL. Ang kaso nga lang, sobrang lala ng ibang mga fans dahil ito ay pinipersonal na nila.
Kagaya na lamang ng naipost na Ribo na nag-PM mismo sa kanya at sinabing yung isa na sa MTL pa, yung isa naman nagpaparenta na lang ng sasakyan. Aw! Dito malamang yung ibang mga sumusuporta sa Blacklist, hindi ko nila lahat ha, ay sila yung namemersonal na kagaya nito na pati pagpaparenta ng sasakyan ni Ribo ay dinamay na, pero malamang hindi alam ng taong ito na naglalaro pa si Ribo sa MDL para nga muli pa siyang makabalik sa MPL. Pero sa kabilang banda naman ay yung sumusuporta naman kay Ribo ay sumusobra na rin at namemersonal na rin yung tipong damay na naman pati yung relasyon ng B-Wise at sa kanilang kasarian. Ito yung pangit kabataang healthy pa sana na may mga ganitong parinigan ng ating mga pro players, dahil simple lang nga ito kung tutuusin, ang pangit nga lang sumusobra ang mga fans dahil dinamay na nila lahat-lahat. Yung totoo, anong gusto nyo, focus lang lahat sa game? Wala na yung mga ganitong patalastas na dapat ay nakakadagdag lang sana ng kakaunting init sa mga laban, kaya hindi na katakataka kung bakit ganito ang ginawa ng Gab sa MPL. Tapos may iba pang gusto na ibalik ang tone sa MPLPH, samantalang nakarinig lang kayo ng pahapyaw damay-damay na lahat, habay paano na lang kung ng tone pa ang isang player ng MPL malamang labas lahat ng baho niya. Kasunod, dumako na tayo kabatang sa nangyayari sa MPLID na kung saan kung gusto nyong mapanood ang buong istorya nito, habay i-visit mo lang yung YT channel ni DJ Y, ang isa sa madulupit nating clippers at kaibigan rin natin yan. Sa MPL alam natin kapag pickings o hindi naman kaya may technical issues ay gumagala ang cameraman para syempre hindi maboard, kakaantay ang mga manonood sa live. At sa MPLID alam nating sobrang malupit ang mata ng kanilang cameraman dahil nakakahanap agad ang mga ito ng mga chika babes na talagang tututukan nila ng camera. At ito na nga, nagkaroon ng troubleshooting sa laban ng Geekslate at Alter Ego, at katulad ng nakasanayan, iikot si Koya mo cameraman para humanap syempre ng chikas. Dito ay naispatan ni Koya mo ang isang babae at isang lalaki na nanonood sa venue, pero pagtapat ng kamera ay hindi magkaanda o gaga si ate mo sa pagtatago na para bang may tinataguang kung sino man. Kaya nga ayon pa sa mga casters, dapat di mo no kung matapatan kayo ng cameraman, abay nasa MPL ka at hindi ka naman aarestuhin ng mga polis, kaya okay lang yan at i-enjoy mo lamang. Pero makalipas ang ilang oras ng mapanood ang naturang live, habay may nag-post sa TikTok at ito na nga ang boyfriend pala ng nasabing babaeng nagtatago na talaga palang may tinataguan at hindi lang nahihiya. Dito ay naglabas ng sama ng loob si Koya dahil syempre nakita niya mismo sa live na ganito ang ginagawa ng kanyang bebe. Nako po, kayo talagang mga babae, hindi ko nilalahat ha? Halos hindi na kami magganda o gaga sa pag-iwas sa mga babae para lamang mapanatili ang aming loyalty sa inyo. Tapos malalaman namin na ganito pala ang ginagawa nyo, abay lugmok, malala si Koya mo. At ang mas malala pa nito, dalawang beses na palang ginawa ni ate mo ang ganitong bagay, kaya naman tuluyan nang nagising sa katotohanan si Koya mo. At malaki pa sa salamat talaga sa MPL dahil rito ay napatunayan niyang hindi pala tapat ang kanyang minamahal. Man down, I repeat, man down. Kaya sanang salitang pagiging kontento ay hindi na lang para sa aming mga kalalakihan, dahil pati sa inyong mga babae dapat ay patuloy na rin pinapaalala sa inyo para hindi kayo makalimot. At tulad ng sinabi ko, i-visit nyo nilang kabatang yung mga screenshots sa YT channel ni DJ Y. Dahil sa pinag ko, hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa pangyayari po rin kina Y sa Tripo. Pero para sa akin, mas malala yung sa MPLID dahil laking tulong ng camera nitong MPLID. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Digit at big time. Mwah.